2017. Well, tuloy po ang public hearing ng Committee on Human Rights sa Congress tungkol sa mga resolusyon may kaugnayan din sa paglabag sa karapatang pantao ng nakaraang administrasyon. At ngayon po ay nakasalang ang pamilya, isa sa pamilya ng biktima. Kaya't ating pong pakinggan. Na makipagtulungan ang gobyerno ng Pilipinas sa ginagawang investigasyon ng International Criminal Court kaugnay ng crimes against humanity na naganap sa panahon ng dating Pangulong Duterte sa kanyang kampanyang Oplantokhang. Naniniwala at umaasa kami na ang investigasyon na ito ng ICC ay para sa interes ng mga maralitang pamilyang nawalan ng mga mahal sa buhay na sa nakaraang 7 taon ay patuloy na naghahanap ng hustisya. Mahalaga sa amin ang resolusyong ito upang magbigay ng daan na mapanagot ang pinakaresponsable sa mga naganap na pamamaslang sa halos 7,000 biktima ayon na din sa datos ng gobyerno. Sila ay aming mga anak, kapatid, asawa at magulang. Ang pagsasampa ng kaso sa lokal na korte sa ating bayan ay lubhang napakahirap sa aming mga pamilyang namatayan. Kami ay mula sa mga maralitang pamilya na walang sapat na sweldo at kabuhayan. Karamihan sa amin ay pedicab driver, labandera, construction workers, nangangalakay, street vendors at street sweepers. Dahil sa ganitong kalagayan, ang magkaso o maghabla ng mga salarin na kadalasan ay mga kapulisan ay hindi nagaganap. Ang kawalan ng pera para makapaghabla at takot sa pagkuha ng mga dokumentong kailangan at walang testigo sa naganap na patayan ang ilang kinakaharap naming mga pamilya ng biktima. Dahil dito, kaming mga pamilya ng biktima ay naniniwalang mahalaga ang investigasyon ng ICC upang mapanagot, pangunahin si dating Pangulong Duterte at ang mga naging tagapagpatupad ng Oplantokhang upang makamit ang hustisya. Matigil na ang pamamaslang at maibsan ang sakit ng kalooban ng mga kaanak ng biktima ng War on Drug. Patuloy po kaming magsasalita, patuloy po kaming maghahanap ng pamamaraan upang aming maipahayag ang aming panawagan para sa hustisya. Yun lamang po at maraming salamat. Yun. So, parte ho ng sinasabi ng isa sa mga komplainant dyan po sa issue ito. Alright. Salamat, Ms. Jen Lee. Ano? Mm-hmm. Now we'd like to call Ms. Emily Soriano, please. You'll recognize. Andiyan po ba siya? Okay. Isa lang po ang aming sasabihin. Yun lang din po, Mr. Chair. Alright, so let me now call the Philippine National Police, Police Brigadier General Rodolfo Castile. Tingnan ko anong ginawa ng police. Investigation ba sila o hindi? You're recognized, General. To the honorable members of the House of Representatives Committee on Justice and Committee on Human Rights, especially to its respective... So, dalawang committee itong nagsagawa honorable pa ng... Honorable Jonathan Cape Flores, sir, and the honorable Benvenido Abandi, Jr., sir, and to all the attendees present in this inquiry, House inquiry, magandang umaga po sa ating lahat. I am Police Brigadier General Rodolfo Castile Jr., the Deputy Director of the PNP Directorate for Investigation and Detective Management. And on behalf of our Chief PNP, Police General Benjamin C. Acorda, allow me to extend our gratitude to the Honorable Committee for inviting us in this hearing. Upon perusal of House Resolution Numbers 1393, 1477, and 1482, concerned government departments and agencies are being urged to cooperate with the investigation of the International Criminal Court on the death that transpired during the anti-illegal drugs campaign of the previous administration. Relatedly, the PNP remains steadfast with its uncompromising stand to observe the rule of law, to respect human rights, and to ensure accountability of those perpetrators of crimes. As to the giving of support to the investigation being conducted by the International Criminal Court, we are of the humble view that it will be more prudent if the PNP will just submit to the position of the President as head of the executive department to which the PNP is under, and,
and of the Department of Interior and Local Government being an agency under the same. That would be all, sirs. Ma'am, magandang tanghali po rin sa akin. Thank you, General Otero. Thank you, PNP. We will now be opening the for questioning of our members. And for those who would like to give questions or recess persons, can you please just inform the COMSEC that you would like to do so, so that we can do it orderly? We would like to recognize first... May I ask the first question for Congressman Lakman? I just would like to refer the question to a good friend of mine, Tony Guevara. Yun. All right, because so, you made General mention si Guevara. The withdrawal to the ICC is a political decision. So I just would like to also be enlightened, no? Being a non-lawyer, okay? Because a declaration of principles and state policies under the Constitution, where the Philippines adopts generally accepted principles of international law as part of the law of the land and adheres to the policy of peace, equality, justice, freedom, cooperation, and amity with all nations. Is that also a political declaration? Okay. Solicitor General, sasagot po si Secretary. I think so, Your Honor, because it's a declaration of policy. Well, to me, that would be more questionable, Tony Guevara. No, what I'm saying is, when it comes to the Constitution, it is not just a political declaration. It is the Constitution. Yes, Your Honor. Now, I'm not a lawyer, but I understand it, you know. That is not a political declaration. It is the Constitution we are talking about. But you were referring to the withdrawal to the ICC as a political question or decision, in my opinion. Your Honor, let me just clarify what I said. I was referring to the matter of extending cooperation to the ICC. That is what I said, na political in character, whether we will cooperate or not. So that's basically, as I said, a political decision. That's why I had to explain from my end the legal position, because the legal position will have a very significant bearing on the matter of making a political decision. Well, since it was a Senate who ratified. So, ayan po ang ilan lang ho, inyong napakinggan kayo na sunod-sunod, dalawang komite ng Kongreso po yan, Committee on Justice, Committee on Human Rights, at si Congressman Abante po, chairman ng komite, ang isa sa mga nagtatanong dyan. So, natinig nyo kanina yung complainant ng kampanyang yan, ng babae, na naghihingi ng katarungan. At yung side naman ng police to sa kailang investigasyon. Pero, bago po yan, nauna yung mga statement po ng grupo rin na dating Congressman na Eric Colmenares, at sinabi nila, wala palang nakapile na kaso dito sa Pilipinas tungkol sa isyong yan. Kasi nga, hindi sila nagpile dahil katulad na sinabi ko doon sa unang mga video natin, kung inyong mamagugunita, dahil nga merong immunity, hindi pwedeng kasuhan ang presidente, ang pangulong nakaupo, presidenteng nakaupo, na kahit anong kaso. So sabi nila, bakit sila magpapile ng kaso rito sa Pilipinas? Ay hindi naman uusot kasi nga may immunity ang presidente. Noon ay President Duterte. Kaya noong 2017, na member pa tayo ng ICC, doon pala sila nagpile ng kaso sa ICC. 2017, nagpile si Attorney Sabio, tapos dating si Dr. Llanes. So yun ang sinasabi ngayon ng oposisyon. Paano sila magpapile dito nga? Ang ipapile, paano nila kakasuhan ang nakaupong presidente? Ilabag yun, bawal yun sa saligang batas kasi nga may immunity. Kaya pala nagpunta ng ICC silang grupo. So malinaw at na-establish doon sa public hearing initially na walang nakapile na kaso rito, hindi nagreklamo sila kasi nga po may problema pala. So kaya pala walang umuusod. Kaya pala ngayon, para wala tayong nakikitang gumagalaw sa korte natin. So ngayon, ang issue rito ang sinasabi nila, meron tayong justice system. Ay bakit ICC? Ayun, paano nga kakasuhan? Kaya ngayon, gusto nilang buksan na itong kasong ito kasi wala nang immunity si Duterte.
dahil tapos na yung kanyang term. Hindi na siya ang pangulo. So, eh, pero 2017 pa pala nakapal yung kaso. Talagang masalimot. Ako, kaabang-abang ang mga isyong ito. So, lahat ng satisfied, Solicitor General, Abogado ng Gobyerno, Committee Chairman, Complainant, yung Police, at yung iba pa mga resource person ay ating ipinarinig sa inyo. Kaya na po ang bahala kung ano yung mga comment dyan.